Magandang araw po sa ating lahat. Inuulit ko po yung mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat po. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please lang po, mag-subscribe na po. At huwag nating kalimutan pindutin yung bell. Kapag may bago, updated po kayo. Ang ipakita ko lang po sa inyo, yung pagtatanim ng palaya. Dapat, kapag magtanim tayo ng palaya, siguraduhin natin na may tubo na. Ayan po, nakikita natin na may tubo na po yung palaya. At ready na po yung pagtatanim natin. Ayan po, pinapakita ko na yung palaya na may tubo. Ayan. Ang pagtatanim natin, huwag natin masyadong ilalim. Lang po o mas mababa pa. Tapos yung layo niya 50 to 60 cm yung agwat o layo. Yan po. Pero yung pagitan mga gardener 1.5 meters po yan o 5 feet mga gardener mga kaplager. Tatanim natin mga kagardiner, dalawang klase po yan ng palaya, yung mahaba at saka yung maikse, yung papakbitin na sabi ng mga Ilocano, pangpakbit. Itatanim natin mga kagardiner. Tumubo na po yung tinanim natin ng palaya. 7 to 9 days po yan na tumubo. Yan po mga kagardiner. Habang malit pa yung ang palaya natin na tinanim mga kagardiner, dapat nakahanda na po yung pagkakyatan niya. Lagyan po natin ng medyo matibay-tibay mga kagardiner. Yan po na nilagay natin, pwedeng dalawang beses mo natamnan ng palaya po yan pag matibay-tibay. Lagyan ko pa ng kahoy sa taas mga kagardiner para may pagpatungan yung alambre na ilalagay natin mga kagardiner. Iisa lang po ako mga kagardiner kaya sa kabila ipatong po sa kabila tapos mapagpatungan po sa kabila. Proseso po mga kagardiner yung paggawa ng pagkatan ng palaya. Kaya mga kagardiner, habang maaga, habang malit pa yung talbos ng palaya, dapat nakaprepare na yung pagkakyatan niya. Yan po mga kagardiner, isa lang po ako. Kaya prepare ko na, maski malit pa yung talbos ng palaya. Yan,
karatider, yung paglalagay ng kahoy sa taas, dapat lampas tao yung ilagay natin. Para kapag mag-spray po tayo ng insecticide, hindi po sagabal yung ampalaya nasa taas. Saka kapag mag-harvest na po tayo, nakatayo lang po tayo na nag-harvest, hindi nakayuko. Medyo may kahirapan po itong mga kagardener na ginawa natin. Pero sabihin ko sa inyo mga kagardener, kapag nag-harvest na po tayo, sigurado maalis na po lahat ng mga pagod natin. Mga kagardener, nalagyan ko na ng alambre, isa sa baba, sa gitna, saka sa taas. Yung nasa taas, pagtalian natin ng straw o yung plastic na kulay blue, yung liting na sinasabi nila mga kagardener. Itali mo sa taas, tapos sa gitna, saka isa mo sa baba. Dapat tapat-tapat po yung liting na nilagay natin, yung plastic, yung pag-akyatan ng ampalaya. Ayan po mga kagardener, isa-isa tapat-tapat yung paglagay natin ng pag-akyatan ng ampalaya, mga kagardener. Ayan po mga kagardener, nailagay na natin yung straw na pag-akyatan ng ampalaya. Ayan po, nailagay na natin. Ayan po mga kagardener, pwede na nating abunuhan yan, lagyan ng fertilizer. At huwag natin ilagay sa mismong puno ng ampalaya, mga kagardener, yung ilalagay natin na abuno o fertilizer. At sigurado 100% po yan mamamatay kapag nilagay natin sa puno. Bigyan natin mismo ng maski isang dangkal kalayo sa puno niya. Paikot o depende sa inyo, pero mas maganda paikot o yung paglalagay ng abuno o fertilizer, mga kagardener. Po mga kagardener, nasa taas na po yung talbos ng palaya, kataas na po yung talbos ng palaya na tinanim natin po mga kagardener. Malapit na po tayo mag-harvest ng ampalaya. Ayan na po, mag-harvest na po tayo mga kagardener. Gardener, dapat kapag nabunga na yung ampalaya natin, lagyan natin ng silupin yung bunga para hindi masira ng insekto, mga gardener.
Air. Saka isa pa mga kagardener, hindi lang bunga ang pwede nating harbisen, palaya, pati pa yung talbos, pwede nating harbisen yung talbos. Mga kagardiner, naka-plastic na po yung mga bunga, pero kapag hindi natin plastic, makikita natin masisira po yan. Tapuan ng insekto yun, nasira yun, natapuan ng insekto yun, nasira mga kagardiner. Kaya kapag may bunga na yung palayan natin, dapat ilagyan natin ng plastic o sutot. Pakita ko sa inyo mga kagardiner yung isang klase na palaya, yung eksi, pagtit. Yan po mga kagardiner yung bunga rin po yung pagtit. Yan po, nakikita natin yung bunga, yung palaya, yung eksi lang, hindi yung mga kagardiner. Yan po mga kagardiner, nakikita niyo na po yung isang klase ng palaya, yung maiksi na pangpakbet. Pangpakbet di Ilocano na sinasabi nila mga kagardiner. Pakita ko rin sa inyo mga kagardiner, yung mahaba, yan po yung mga mahaba po. Isang klaseng palaya ng mahaba. Yan. Inulit ko po mga kagarden. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa channel natin. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please lang po mag-subscribe na po. Huwag natin kalimutan pindutin yung bell. Mga kagardiner, yung mahaba dapat lagyan natin ng plastic kasi masilan po yan, hindi kaya yung maiksi, hindi masyadong masilan po yan. Ipakita ko sa inyo mga kagarden yung sinira ng insekto. Yan po mga kagarden, nakikita natin na may lumilipat po. Yan po yung sumisira po sa bunga ng apalaya na tinanim natin. Gardener, huwag natin sayangin yung pagod natin na tanim. Yan po mga gardener, pwede natin isprayan ng insecticide kapag nakikita natin na may
sigurado. Yan, nilagyan po natin ng plastic, yung plastic ng ice mo na gagardin. Pero yung pinakita ko sa inyo, hindi ko nalagyan ng plastic, kaya po yan, sinira ng insekto mga gagardin. Kaya huwag natin kalimutan lagyan ng plastic. Yan po mga. Best mga garden. Kasi natin garden may eksik apartment. Yan po, harvest time na. Ayan po mga gardener, ipakita po sa inyo yung mixin ng palaya. Ayan po. Sana po mga kagarden, nagustuhan nyo po yung pinanood nyo sa aking channel. Inulit ko po mga channel, mga kagarden, maraming salamat po sa inyong pinanood. Sana po nagustuhan nyo po. Ayan po yung mga harvest natin na malaya. At saka dinagdag ko na po yung kalbos ng malaya na inarvest. Yung po na kita natin, yung po yung kalbos ng malaya. At inuulit ko po, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa channel. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please lang po mag-subscribe na po.